Yan. Hindi kaya dahil yan sa paranormal game? Baka. Usually kasi, pag gagawa ka ng paranormal game sa lunar eclipse, mas malakas yung hatak pagdating sa spiritual realm. Itatake natin yung time na to para gumawa ng paranormal game. Parang ano lang siya, actually, hindi naman siya paranormal game. Para siyang seance kung saan magtatawag ka ng spirit. Mag-a-ask ka na parang pwedeng magparamdam through kahit anong form. Pwede silang sumigaw, magdabog, mag-move ng object, ganun. Seance. Nakakatakot nga lang to. Di ba, pag spirit of the glass, ang papagalawin nila is yung glass. Binibigyan mo ng authority yung spirit na pagalawin yung glass. So, ang pwede lang niyang matouch is yung glass. Pero kapag seance, wala silang medium. Meaning, kahit ano, pwede nilang gawin. Pwede ka nilang hawakan, pwede nilang tapikin ka, pwede nilang galawin kahit ano sa paligid mo. Yun ang medyo nakakatakot pagdating sa seance. So, yun. Medyo kinakabahan ako right now. Medyo nakakatakot to, pero sige, susubukan natin. So, mag-setup lang kami ng mga gamit. Mag-start na tayo para dun sa seance. Ngayon ay magtatawag tayo ng spirit during eclipse, sakto madaling araw. Parang ito yung perfect na time para mag-call ng spirit. Hindi ko pa rin nare-recommend na gagawin nyo to ng basta-basta lang. Matapang lang talaga kami. Churis, matapang ka. Matapang ka, girl. Takot yan si Javi. Pero sa totoo lang, ang tapang natin na, in fairness. Every time na may exploration, every time may ghost hunt, merong mga paranormal game, talagang it's either ako lang or dalawa kami. Ayoko kasing mag-paranormal game ng marami. Ayaw mo silang damay. Ayun, oo. Ayoko kasing nandadamay. Marami akong mga friends na vloggers, tapos gusto nilang mag-collab. Pero natatakot ako for them kasi pag parang ako, parang sanay na ako sa bugbogan ng mga paranormal. Like, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Pero sa mga kaibigan ko, ayoko nadadamay sila pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya hindi ko pa rin ina-advise to na manood na lang kayo. Panoorin nyo na lang kami. Pero huwag nyo gagawin. Kasi grabe, ang tapang din natin na, in fairness. Ang tapang ko pala. Yan si Javi, tumatakbo kasi yung takrot yan. Oo, tumatakbo. Ako may hawak ng camera mo. Tumatakbo ka ba? Ayan, so magsisimula na tayo ngayon. Meron kami ditong black candles. Ito kasi yung gagamitin para dun sa pagtawag ng spirit. So, ang instruction kasi is kailangan mo ng tatlong kandila. So, meron tayong tatlong itim na kandila dito. Anong lakas naman ang apoy nito? Ay, putang ina, naputol. Okay, so now, meron na tayong... Ah, hulog na naman yung candle. Yung challenge ba talaga dito is yung patayuin yung kandila? Okay. So yan, nasindihan na natin yung tatlong kandila. Ngayon naman is may i-chant ako na Latin na word. Tapos, yun yung mag-i-start ng seance. So ngayon is maghawak ng kamay na tayo kasi mag-i-start na tayo. Spiritum mortorum vocamus est preestensia tu cognoscatur. Spiritum Spiritum mortorum vocamus e praesentia tu cognoscatur. Kung meron mang spirit, kung meron mang spirit na nandito ngayon, iparamdam mo sa amin yung presence mo. Parang hinihinipan sila ng sabay-sabay din. Sabay-sabay talaga. Meron bang spirit na nandito ngayon? Nararamdaman ka ba?
Kaya na pa ako may narinig na footsteps doon. Tapos alam mo ba, gusto ko nang kunin tong flashlight at pailawan yung part na yan. Pero hindi ko pwedeng, hindi pwedeng ma-break yung ano natin, yung paghawak natin ng kamay. Kasi kanina nung ano, nung... kanina nung second na tinawag, tumawag ako. I don't know kung nilalaro lang ako ng bata ko, pero may nakita akong nag-move dyan. Try ulit natin yung chan. Last. Spiritum mortuorum vocamus presentia tua cognoscatur. Spiritum mortuorum vocamus e praesentia tua cognoscatur. Now, let's wait. Parang apak yun. Parang apak na galing dun sa irrigasyon. Parang papakyat. Parang na-feel ko na may tao. Ano yun? Parang may, alam mong meron. Parang na-feel. May tao po ba? Hello po? Tingnan mo kasi makita kasi dahil sa ilaw. Pisaw lang. Ano? Yan? Narinig mo yan? Okay. Medyo pwede na. Okay, end ko na ha. Kung meron man kaming spirit na natawag, pinatapos na po namin yung laro. And magpapaalam na po kami. Don't worry. We are protected. 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 We're safe. We're safe. We're protected. Yes. Totoo? Cancel me. Bakit may isda dyan? Isda? Talaga buhay, no? Oo. Tumangulo siya. Janitor official? Paano mo alam yung occupation niya, Char? Sura niya pala. Ay, bakit siya may tusok sa ano? Pero paano mo siya karoon mo? Paano yan? Ano nangyari? Yan po. Ha? Yan po. Ano nangyari yun? Na. Patay na. Nahihinga ko to. Misa.
Anong gagawin natin? Napa-second look ka dun. Oh fuck, oo nga no. Bakit ang daming isda? Buhay pa! Buhay pa! Buhay! Yun ang creepy nyo. Ang creepy nyo naman, ba't kayo nandito? Ibalik mo nga sila doon. How did that happen? Paano may mga isda sa lupa? Diyos ko. Alam mo, hirap mag-ghost hunt kapag malabo yung mata mo, ah. Doon kami nag-seance. Oh, fuck. Dumubog ako. Sige. Ano? We're out of the woods. So, ayun, nandito muna kami. Tumambay muna kami dito kasi para magpagpag. Tinigil na kasi namin yung game kanina ta. Parang na-feel namin na ano. Parang ang lakas, no? Ang lakas nung presence na na-feel namin na pinilit na lang namin na itigil yung game. So, sobrang strong ng presence niya. Parang na siyang tao, di ba? Lakas tumiyapak eh. Na-confuse na kami. Posibleng ano na mo, posibleng palakala mo. Kaya hindi. Ang lakas eh. Yung mga yapak eh. Ang bigat. Ang bigat ng yapak. Ilang beses na din. Kaya yun, na-confuse kami kung ano yung narinig namin. Kung tao ba yun, o spirit, ganun kasi. Kung tao din yun, nakakatakot din. Kasi syempre, nasa kalagitnaan kami ng palayan, wala talagang ibang tao dun. Kaya kung may mangyari sa amin, nakakatakot, wala talagang makakarinig. Ilang beses pa ako na tinanong kung tao ba yun. Kasi parang yung tunog niya. Parang yapak, yung mga yapak na. Parang galing sa baba. Umaakyat. Parang bumababa. Doon kasi is irrigation 'yun. So pababa talaga siya. Parang galing sa tubig, tapos parang papaakyat 'to. Papaakyat 'to. 'Yun yung tunog niya. Doon ako na confused kasi hindi ko alam kung tao ba 'yun or spirit. Pero na-realize namin after namin nagawin yung game na walang tao. Wala kasi kami nakitang tao. Kung tao din 'yun, magpapakita din 'yun sigurado. Pero wala kaming nakitang tao doon. So, isa lang yung sagot kung ano yun. Siguro yun yung entity na nagparamdam sa amin. Pero, ang strong niya. Siguro ko ito rin yung parang lessons learned sa atin. Kasi, masyado na kayong matapang para lagi na lang dalawa kami. Dalawa lang kami yung nagkukusap. Dalawa lang tayo lagi, no? Siguro ito na rin yung time para sa susunod naman ng mga exploration, magdagdag tayo. Maganda na meron pang isang kasama. Para example, like dalawa tayo na nagpa-paranormal game, merong nag-o-observe sa nangyayari sa paligid. Merong parang isang magtitingin kung safe ba kami, kung ano nangyayari sa paligid, kung okay lang ba lahat, ganun. Or maganda na pag ganito yung ginagawa is group. Kasi sobrang tapang na namin. Sobrang tapang na nito. Like, tayo lang talagang dalawa, ha? Tapos lumalayas-layas pa tayo. Kaya dahil yan sa paranormal game? Pa.
Ma. Ako. Matapang ka, sis? Matapang ako.